Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ito ang interview sa isang South Korean noong January 8, 2017. Ang takot at umiiyak na foreigner ay pumayag na magpa-interview sa isang news media outlet para malaman ng publiko ang nangyayari sa kanyang asawa. Ang mga detalye at mga impormasyon na kanyang sinabi sa harap ng kamera ay ikinagulat ng mga Filipino. Ito ang kaso ng Koreano na si Ji Ik-ju. Ipinanganak si Ji sa Seoul, Korea. Nang makatapos siya ng college, ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Australia. Mula doon ay lumipat siya sa Saudi Arabia at naging parte siya ng industrial plant sa Subic, Zambales. Siya ay founder ng kumpanyang tinawag na Tech Philippines. Kasama ang kanyang asawa at naging isang anak na babae, ay lumipat sila sa Pilipinas. Ang kanyang mga Pinoy na tauhan sa Tech Philippines ay kadalasan siyang tinatawag na tatang. Ayon kay Richelle na 3 taon nang nagtatrabaho sa kumpanya ni G, ay inilarawan niya itong estrikto pero napakabait. Sinabi niya na mahal itong Pilipinas na kahit may mga problema ay mas pinili nitong manatili sa bansa. Nang maganda na ang takbo ng kanyang kumpanya, pinili ng negosyante na permanenteng ilipat ang kanyang pamilya at sila ay naninirahan sa Friendship Plaza Subdivision na matatagpuan sa Angeles, Pampanga. Pero noong October 18, 2016, ang direksyon ng kanilang buhay ay magbabago. Ayon sa ulat, si Mrs. Choi Kyung-jin na asawa ng negosyante ay dumating sa kanilang bahay, ngunit hindi nito nakita si G. Bilang isang CEO, hindi na bago sa kanya na mag-overtime ang asawa, kaya hindi siya agad nag-alala. Ngunit nagulat at agad siyang kinabahan dahil ang mga gamit sa kanilang second floor ay magulo na parang may komosyon na nangyari. Lalo siyang kinabahan nang pasukin niya ang mismong kwarto nila. Lahat ng gamit ay magulo at ang kanilang mga alahas ay nawawala na. Si Mrs. Choi ay agad kinontak ang kanyang asawa pero hindi ito sumasagot. Kinabukasan, nagdesisyon na siyang i-report sa mga otoridad ang nangyaring pagnanakaw at maaaring ang bago nilang kasambahay ang salarin. Bukod doon ay sinabi din niya na hindi niya rin makontak ang kanyang asawa. Ang mga otoridad ay pumunta sa kanilang bahay para mag-imbestiga. At sa pagtatanong ng mga ito sa kanilang mga kapitbahay, isa sa kanila ang nagsabi na ang negosyante ay nakidnap at kinuha sa loob mismo ng kanilang bahay at sapilitan itong isinakay ng mga hindi kilalang lalaki sa sasakyan. 2 araw pagkatapos ng pandurukot ay nagulat ang lahat dahil bumalik ang kasambahin nila sa bahay pero hindi nito kasama ang negosyante. Noong October 31, 2016, halos 2 linggo pagkatapos ng pagdukot sa kanyang asawa, nakatanggap si Mrs. Choi ng text message mula sa isang lalaking nagngangalang Patrick Joseph Banez. Sa mensahe ay nakalagay na ito ang dumukot sa kanyang asawa at humihingi ito ng ransom na 8 milyong piso. Noong araw ding yon ay nagbigay siya ng paunang 5 milyong piso. Sinabi niya dito na ang natitirang 3 milyon ay ibibigay niya lamang kapag nagbigay ang mga ito ng proof of life o patunay na buhay pa talaga ang kanyang asawa. Pero ang reply sa kanya ng di umanong kidnapper ay game over. Yun na ang huling beses na siya ay nakatanggap ng mensahe mula dito. Ang kidnapper ay nanahimik ng hindi lamang ilang linggo pero umabot ito ng ilang buwan. Hanggang noong January 27, 2017, nang walang nangyayaring progress sa investigasyon ng Angeles City Police sa pagkawala ng kanyang asawa, lumapit na si Mrs. Choi sa Philippine National Police para humingi ng tulong. Sa kauna-unahang pagkakataon ay humarap siya sa media. Nagalok siya ng pabuyang 100,000 pesos para sa sinumang makakapagbigay sa kanya ng impormasyon
sa kinaroroonan ni G. Ito ang isa sa mga interview kay Mrs. Choi at katabi niya ang kanyang interpreter. Sa video na ito ay nagulat ang mga tao na ang itinuturo niyang mga salarin ay hindi lamang mga simpleng masasamang loob, pero ang mga dumukot sa kanyang asawa ay mga pulis mismo. Mabilis pa sa alas 4 na kumalat ang balita at ang lumutang na pangalan na mastermind ay si SPO3 Santa Isabel. Iba't iba mga news outlet ang nagunahan para makakuha ng impormasyon at ilan sa mga miyembro ng mga press ang tinawag ang operasyon na Tokhang for Ransom. Si Santa Isabel ay nagpa-interview sa isang news outlet at sinabi niya na masakit para sa kanya dahil sarili niyang mga kabaro ang kalaban niya. Iginiit niya na ang ginawa nilang operasyon ay lehitimo dahil nasa kanilang listahan na drug lord at nagtutulak ng droga ang negosyante. Pagkatapos ng interview kay Mrs. Choi, dumiretso siya sa Korean Embassy na sumama naman sa kanya sa Kamkrame para humingi ng tulong sa noong PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa para tulungan silang ma-rescue pa ang kanyang asawa dahil naniniwala pa rin ito na buhay pa ang negosyante. Inutusan ni de la Rosa ang kanilang anti-kidnapping unit para tugisin at arestuhin si SPO3 Santa Isabel at ang iba pa nitong mga kasamahan. Pinakilos din niya ang Anti-Illegal Drugs Group o AIDG na agad namang sumali sa investigasyon. Ang publiko ay nalaman na si Santa Isabel ay miyembro pala ng AIDG. Kung hindi ka pamilyar sa sangay ng PNP na ito, sila ay tinawag na Elite Anti-Drug Group. Sila ay meron lamang isang malinaw na tungkulin. I-review ang mga impormasyon mula sa kanilang mga source tungkol sa mga drug lords. Hindi lamang simpleng mga pushers ang kanilang mga tinitiktikan, pero ang kanilang staff dati ay may anim na section na minamanmanan ang mga Chinese Triad, Sinaloa Cartel at mga sindikato mula sa West Africa na nagpapasok ng mga ilegal na droga sa Pilipinas. Kinabukasan, ang pinaghahanap na si SPO3 Santa Isabel ay nagpa-unlock ng isang exclusive interview sa isang news outlet. Sinabi niya na hindi niya maintindihan kung bakit siya ang idinidiin ang kanyang mga kabaro mula sa AIDG. Tinapos niya ang kanyang interview sa pagsasabi na masakit sa kanya na ang kanyang mga kalaban ay kapwa pulis niya mismo. Kaliwat kanan ang balita tungkol sa nangyari, kaya sa pagtatangka na maisalba pa ang reputasyon ng mga kapulisan, si De La Rosa ay nagpa-interview at sinabi nito na nasasaktan siya sa pagtawag ng media na Tokhang for Ransom. Sa interview din ay sinabi nito na hindi lahat ng pulis ay katulad ni SPO3 Santa Isabel. Idinagdag rin niya na malaki ang posibilidad na patay na ang negosyante. Ang publiko ay nagulat nang si Santa Isabel ay sumuko sa NBI sa halip na sa PNP. Sa interview ay sinabi niya na ginawa niya yon dahil naniniwala siya na hindi siya ligtas kapag nasa custody siya ng mga taga-PNP. Ang ginawa niyang ito ay hindi naman nagustuhan ni De Rosa, kaya sa interview ulit sa PNP director ay sinabi nito na naniniwala siya na si Santa Isabel ay di umanong merong protektor. Tumanggi na siyang magbigay pa ng iba pang mga impormasyon dahil ang investigasyon ay gumugulong pa. Kasunod ng pagsuko ni Santa Isabel ay ang pagkumpirma naman ng South Korean Foreign Ministry na nakidnap nga si Ji Ik-ju at ito ay patay na. Ibinahagi nila ang paunang resulta ng investigasyon ng mga otoridad sa Pilipinas at doon ay nalaman ng publiko na noong October 18, 2016, si SPO3 Ricky Santa Isabel kasama pa ang ilan niya mga kasamahan na mula din sa PNP Anti-Illegal Drug Group ay dumating sa bahay ng negosyante. Inanunsyo nito na hulugugin nila ang buong bahay dahil may tip at impormasyon silang natanggap na ang Koreano ay isang drug lord at ito ay sangkot sa pagtulak ng droga sa bansa. Nang matapos ang di umanong drug raid, walang nakitang droga ang mga kapulisan. Pero tinangay ng mga ito ang mga mamahaling alahas ng asawa ni G na nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyong piso. At hindi rin pinalampas ng mga ito ang iba pang mga mahal na bagay na nakita nila sa loob ng bahay. Nang nakuha na nila ang mga maaari nilang mapakinabangan, si G at ang kasambahay nito na si Marisa ay pinilit isinakay
sa itim na Toyota Hilux na nakapark at naghihintay sa labas ng bahay. At dinala din namang ito ang sariling sasakyan ng Koreano. Ang NBI ay ganalaman kung saang punerarya dinala ang bangkay ni G at agad nila itong pinuntahan. Dalawang araw pagkatapos noon, ang PNP anti-kidnapping group naman ang pumunta sa nasabing punerarya. Ayon kay Superintendent Dennis Wagas, na Legal Affairs Chief ng PNP, ay sinabi ng isa sa mga witnesses sa kanila na ang abo ng negosyante ay itinapon at na-flush sa banyo. Nakakita din sila ng golf set ng biktima sa loob ng punerarya dahil yun ang di umanong kabayaran sa pag-cremate sa negosyante. Sa panibagong twist sa kaso, ay nabunyag na ang may-ari pala ng punerarya ay si Gerardo Santiago na nooy kapitan ng Barangay 165 sa Caloocan. Ito ay agad na naging person of interest at pinaghihinalaan na kasabot din ng mga pulis. Pero bago pa nila itong maimbitahan sa kanilang opisina para questionin, ay nakalabas na agad ito ng bansa. Base sa record ng Bureau of Immigration ay lumipad ito patungong Canada noong January 11, ang mismong araw na pumutok ang balita tungkol kay G. Ikju. Ang nooy Caloocan Mayor na si Oscar Malapitan ay sinabi sa interview na ang itinuturing na mastermind na si Santa Isabel at ang kapitan na si Santiago ay magkabaro at magkasama sa trabaho. Dahil ang kapitan ay dati ding pulis sa Northern Police District bago ito magretiro noong 2007. Bago natapos ang araw na yon ay nagulat na naman ang publiko dahil sa interview kay De La Rosa ay sinabi nito na ang negosyante ay pinatay sa loob mismo ng Camp Crame na headquarters mismo ng Philippine National Police. January 20, 2017 ay ang araw kung kailan ipinag-utos ng Angeles City Regional Trial Court Branch 58 ang pag-aresto sa 7 mga sospek na sina SPO3 Ricky Santa Isabel, SPO4 Roy Villegas, Ramon Yalong at 4 na mga tao na kilala lamang sa mga alias na sina Police, Jerry, Sir Dumlao at Ding. Gamit ang salaysay ni Villegas, PO2 Christopher Balduvino, pati ang kasambahay ng negosyante na si Marisa, sinampahan ng DOJ si Santa Isabel ng kasong murder. Ayon kay Villegas, si Santa Isabel mismo ang sumakal at pumatay kay G. Ito rin ang di umanong nag-utos na dalhin ang labi ng biktima sa punerarya. Sa kanyang sinumpa ang salaysay, sinabi ni Villegas na sumama siya kay Santa Isabel noong October 18 dahil akala niya ay isang lehitimong operasyon ang kanilang pupuntahan. Idinagdag niya na ang nag-uutos dito ay isang superintendent na kilala sa tawag na Superintendent Dumlao. Ang mga reporters ay sinabi na baka ang Dumlao na tinutukoy nito ay ang superior officer ng PNP AIDG na si Superintendent Rafael Dumlao. Sa takot sa kanyang buhay, si Santa Isabel ay lumapit sa nooy Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II para siya ay mabigyan ng proteksyon gamit ang NBI Witness Protection Program dahil di umano'y alam niya na may gustong magpatahimik sa kanya mula sa PNP. Kinabukasan, ang asawa nito na si Jinky ay hindi din tumigil para mangalampag sa mga taong kayang magbigay proteksyon sa kanyang asawa. Siya ay nagpa-press conference sa loob mismo ng kanilang bahay. Nagulat na naman ang publiko sa kanyang mga sinabi dahil ayon kay Jinky ay hawak niya at kanilang mga abogado ang iba't ibang mga ebidensya na magpapatotoo na inosente ang kanyang asawa. Sinabi niya na ang talagang nagpahirap at pumatay sa Koreano ay ang boss nito na si Superintendent Dumlao. Idinagdag niya na hawak niya din ang isang recording kung saan sinasabi ni Superintendent Dumlao na kung ang kanyang asawa ay papayag na maging fall guy at aakuin nito ang pagpatay sa Koreano, ay di umanong ipapatigil nito kay De La Rosa ang manhunt order. Iginiit niya na may solid na alibay ang kanyang mister at kaya niyang mapatunayan na ito ay nasa Maynila noong nangyari ang krimen. Hindi naman niya itinanggi na si Santa Isabel nga ang nagdala sa Koreano sa punerarya, pero yun lamang ang di umanong partisipasyon nito. Idinawid niya din ang isa pang Dumlao sa pagpatay, pagkidnap at tangkang cover-up. Ito ay ang pinakamataas na tao sa PNP Anti-Kidnapping Group
na si PNP AKG Acting Chief Senior Superintendent Glenn Dumlao. Inakusahan niya ito na nakipagkita sa kanyang asawa sa tennis court sa loob ng kamkrami. Kasama ang kanyang mga abogado ay nakiusap siya di umano kay Senior Superintendent Dumlao na linisin ang pangalan ng kanyang asawa dahil alam naman ito ang katotohanan na gawa-gawa lamang ang akusasyon. Pero walang nangyari sa kanyang pakiusap. Kinabukasan, si Aguirre naman ay inakusahan ng PNP na inilagay lamang ng mga ito ang golf set ng negosyanteng Koreano sa punerarya. Dahil kung matatandaan mo, naunang magsiyasat at mag-imbestiga mga taga-NBI sa punerarya. Pero nilinaw nila na wala silang nakitang anumang golf set. Maging ang mga taong nagtatrabaho doon ay sinabi na wala silang napansin o nakitang golf set. Inutusan niya ang NBI na bigyan ng proteksyon si Santa Isabel. Ang mga akusasyon at paratang ni Justice Secretary Aguirre ay itinanggi naman ni Senior Superintendent Dumlao. Habang ang investigasyon ay gumugulong, ang Philippine Star ay nagawang makakuha ng affidavit ng di umanong mastermind na si Santa Isabel. Sa dokumento ay idinawit ito ang kanyang superior officer na si Superintendent Dumlao at si Senior Superintendent Alan Macapagal na mula din sa PNP Anti-Kidnapping Group. Sa sinumpaan niyang salaysay noong October 18, inutusan siya ni Superintendent Dumlao na pumunta sa kamkrame dahil di umano'y maipagagawa ito sa kanya. Doon ay nakita pa niyang buhay ang Koreano at kasambahay nito na si Marisa. Di umano'y inutusan siya ni Superintendent Dumlao na dalhin si Marisa kahit saan basta papatayin niya ito. Pero sa awa niya sa kasambahay ay di umanong pinakawalan niya ito sa Balete Drive, Quezon City. Nang siya ay bumalik sa kamkrame, ang Koreano ay di umanong patay na. Doon ay binigyan siya ng 30,000 pesos ni Superintendent Dumlao at inutusan siya nito na dalhin ang labi sa punerarya. Pagkatapos ay idiretso niya ito para ma-cremate. Ang mga taong nakarinig at nakabasa ng report na yon ay napansin na ang salaysay ni Santa Isabel ay taliwa sa sinumpaang salaysay ng kasama nito na si Villegas na nagsabi na si Santa Isabel mismo ang sumakal at pumatay sa Koreano. Isinwalat din ni Villegas at Baldovino na hindi lamang mga kabaro nila sa kapulisan ang gumawa ng tokhang for ransom. Dahil ang isa sa mga kasama nilang suspect na tinatawag na Jerry ay ahente ng NBI. Ibinahagi ni Baldovino na ang una nilang pagtatangka na kidnapin ang Koreano ay noong October 4, pero hindi ito natuloy. Noong January 24, ang mga tao ay nalaman na ang katawan ng 53 taong gulang na Koreanong negosyante ay hindi na makukuha pa ng kanyang pamilya dahil ito ay agad ipinakremate ng mga suspect noong October 19 sa St. Nathaniel Crematory sa La Loma, Caloocan City. Base sa investigasyon, ito ay nagawang maipakremate ng walang problema dahil pineke ang impormasyon nito. Si Ji Ik Ju ay inrehistro at pinalabas na siya ay isang lalaking nagngangalang Jose Ruamar Salvador na mula sa Champaca Street, Caloocan City. Ang Bureau of Immigration ay naglabas ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order para maalertohan ng mga otoridad kung sakaling magtangkang lumabas ng bansa ang iba pang mga nasasakdal. Ayon sa ulat ni Chino Gaston na isang reporter, base sa security guard logbook ng Friendship Plaza Subdivision sa Angeles, bago ang nangyaring pagkidnap sa negosyante, ay labas-pasok na pala ng 8 beses ang sasakyan na black Toyota Hilux na may plate number na AAX-4655 na nakapangalan sa asawa ni Santa Isabel. Ang driver ng sasakyan ay laging ibinibigay ang peking ID na nakapangalan sa taong si Reyes Rudolph Go. Nakalagay din sa nilagdaang salaysay ng isang witness na may nakita siyang 4 o 5 mga lalaki na pinuwersang ipinasok si G at kasambahay nito sa sasakyan bandang 1 o 2 ng hapon noong October 18. At positibo din niyang kinilala na ang isa sa mga ito ay si Santa Isabel. Ang Senado naman ay sinimula ng Senate hearing para sa nangyari sa Koreano negosyante noong January 26, 2017. Sa hearing ay naungkat ang yaman ni SB03 Santa Isabel. Ang mga senador ay napansin at kinwestiyon
na bakit ang pulis na sumasahod ng 25,000 pesos kada buwan bilang SPO3 ay nagmamay-ari ng Lotto Outlet, Remittance Center, Insurance Agency at Building. At may isang beses pa na ang kabuuan ng assets nito sa kanyang salin ay nagkakahalaga ng mahigit 25 million pesos noong 2014. Sa kanyang depensa ay sinabi ni Santa Isabel na ang kanilang yaman ay mula sa sipag at tiyaga ng kanyang asawa na magaling humawak ng pera. Si De Lima ay kinwestiyon naman ang kasambahay dahil may kutob ito na may kinalaman din ito sa nangyari. Dahil lumalabas na ito ay nagtatrabaho lamang pala ng isang araw sa mag-asawang Koreano bago nangyari ang pagkidnap. Pero ang asawa mismo ni Ji Ik Ju ay humarap sa mga senador at ipinagtanggol nito ang kasambahay. Ibinahagi niya na hindi nila ito basta-basta kinuha lamang sa agency dahil ito ay nirefer ng isa sa kanyang mga malalapit na kaibigan. Humarap din sa hearing si Dolorosa at idiniin niya na si Santa Isabel talaga ang mastermind dahil una ay na-identify ng kasambahay ng Koreano na ang ginamit na sasakyan nito ay pagmamay-ari ng kanyang asawang si Jinky. Pangalawa ay nakuna ng CCTV si Santa Isabel kasama ang lalaking nangangalang Jerry na nagwi-withdraw ng cash sa ATM. Ang pangatlo ay mismong ang kasamahan nito sa pagkidnap na si SPO4 Villegas ang nagsasabi na si Santa Isabel talaga ang pasimuno sa pagkidnap sa Koreano. At pati ang mga gwardiya sa subdivision ay nagpatunay na nakita nila ang mga pulis sa pangunguna ni Santa Isabel na pumasok ng subdivision noong araw na nangyari ang pagdukot. Si Superintendent Tumblao ay inimbitahan din sa hearing at itinanggi nito na parte siya ng operasyon. Nang matapos ang pagdinig sa Senado, noong January 27, sakay ng Philippine Airlines Flight PR No. 119 na mula sa Canada, ang pinagahanap na si Barangay Chairman Gerardo Santiago na may-ari ng punerarya ay bumalik sa Pilipinas. Dumiretso ito sa NBI headquarters at sa harap ng kamera ay sinabi niya na kaya siya umuwi ng bansa ay para linisin ang kanyang pangalan at para sabihin na wala siyang kasalanan sa nangyari sa Koreano. Naging matipid siya sa pagsagot sa mga tanong ng media dahil wala siyang kasamang abogado. Pagkatapos ng mabilis na press conference, inilagay si Santiago sa NBI Witness Protection Program. Bago matapos ang January, ang nooy presidente na si Duterte ay nagbigay ng 1,000,000 pabuya at 2 araw na ultimatum para sumuko ang mga diumanong 3 ahente ng NBI na kasabwat din sa tukhang for ransom. Noong araw ding yun, ang NBI agent na may alias na Jerry ay diumanong sumuko na, pero ang 2 mga posibleng suspect ay malaya pa rin. Sa kanyang speech ay sinabi ni Duterte na tatanggalin niya sa pwesto ang nooy NBI director na si Dante Guerran kung hindi nito mahahanap ang mga natitirang mga kasabuan. Bukod doon ay nagalok din siya ng 5,000,000 piso na reward para sa taong makakadakip kay Superintendent Rafael Dumlao dahil ito ay di umanong nakapagtago na agad. Noong February 2017, sinabi ni De La Rosa na maaaring ang Korean Mafia ang nasa likod ng pagpatay sa Koreano. Pero ang anggulo na yun ay nagpataas ng kilay sa ibang mga tao. Dahil kung matatandaan mo, sinabi niya na ang negosyante ay pinatay mismo sa loob ng Camp Crame. Kaya para sa kanila, paanong mapapasok ng Korean Mafia ang Camp Crame na headquarters ng BNP nang ganun-ganun na lamang? Bago magtapos ang buwan ng Pebrero, ang mga otoridad ay naaresto ang lahat ng mga sospek sa pagkidnap sa negosyanteng si Ji Ik Ju. Ang mga taong sinampahan ng kasong murder ay sina Villegas, Umlang, Santiago, Santa Isabel, mga NBI agents na sina Ricardo Diaz, Ruel Bolivar at Jose Yap. Noong April 2017 naman, si Superintendent Rafael Dumlao na pinagahanap ng mga otoridad ay naaresto at sinampahan din ang kasong homicide dahil sa di umanong partisipasyon nito sa krimen. Bukod doon ay sinampahan din siya ng kaso dahil sa paglabag nito sa Republic Act 6539 dahil sa pagkidnap nito kay Marisa na kasambahay ng Koreano. Sa lahat ng mga nakasuhan sa pagpatay sa negosyante ay mabibilang mo lamang ang dumaan sa paglilitis. Ang lahat ng NBI agents na idinawit ni Villegas
ay napawalang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya na magpapatunay na may direktang partisipasyon ng mga ito sa nangyari. Kaya sina NBI agents Diaz, Yap at Bolivar ay pinalaya. Si Villegas naman ay hindi dinilitis dahil tinanggap nito ang plea deal noong 2018. Siya ay naging state witness kapalit ng pagbaba ng kanyang kaso na mula murder. Ito ay ibinaba sa pagiging accessory to the crime. Kasabay noon ay pag-request ni Villegas sa judge na ilipat siya at iba pang mga nasasakdal na naghihintay ng paglilitis sa BJMP. Dahil sa paniniwala nila na delikado ang kanilang buhay kung mananatili sila sa custody ng NBI. Pagkatapos mabasa ni Judge Ireneo Pangilinan Jr. ng RTC Branch 58 ang mga dokumento, ipinag-utos nito na ilipat sila sa custody ng BJMP. Bago rin magsimula ang paglilitis, si Dumlao ay pinayagan na makapagbiyansa sa halagang 300,000 pesos dahil para sa judge, hindi malakas ang ebidensya laban sa kanya. Kasunod ng pansamantalang pagpapalabas dito ay hiniling ng prosecution sa judge na mag-issue ng hold departure order para hindi ito makalabas ng bansa. Noong June 6, 2023, pagkatapos ng halos 7 taon mula nang makidnap at patayin ang Koreanong negosyante na si Ji Ik-joo, ang judge mula sa Angeles City Regional Trial Court Branch 60 ay hinatulang guilty si Santa Isabel at dating NBI agent na si Jerry Omlang sa mga kasong kidnapping, carnapping at murder. Sila ay pinatawa ng reklusyon perpetua na hindi bababa ng 40 taon sa kulungan. Napawalang sala naman ang itinuturong mastermind ni Santa Isabel na si Superintendent Rafael Dumlao dahil sa walang naipakitang malakas na ebidensya ang prosecution na magpapatunay na ito nga ang nag-utos na kidnapin at kalaunang patayin ang negosyante. Si Villegas naman ay matagal nang nakalaya dahil napagdusahan na nito ang parusang 6 taon sa kaso niyang accessory to the crime. Noong January 31, 2017, Agnoy Pangulo na si Duterte ay nagdesisyon na i-dissolve ang PNP Anti-Illegal Drugs Unit dahil sa lumalalang korupsyon at pag-abuso ng ilang mga kapulisan sa operasyon na tinawag nilang Oplan Tokhang. Dahil sa kontrobersya na kinasangkutan ng PNP, nagbigay ng resignation letter noon si De La Rosa kay Duterte, pero ito ay hindi tinanggap ng dating Pangulo. Si Rafael Dumlao ay na-dismiss sa serbisyo niya sa PNP noong January 18 dahil sa administratibong kaso na isinampas sa kanya na grave misconduct. Kahit siya ay napawalang sala ng korte, ayon sa PNP, hindi ito automatic na makakabalik sa linya ng kapulisan. Sa interview noon kay spokesperson Colonel Jean Fajardo, sinabi niya na kahit ang kaso na isinampas sa Regional Trial Court ay naibasura, ang sariling investigasyon naman ng PNP laban dito ay gumugulong pa rin. Kahit walang katawan ay nagkaroon ng memorial service para kay Ji Ik-joo sa Camp Crame, ang parehong lugar kung saan siya pinatay. Dinaluhan ito ng iba't ibang mga diplomats, opisyal mula sa gobyerno ng Pilipinas, maging ang iba't ibang mga tao mula sa Korean community. Kasama ang mahigit 100 pulis, ay nagbigay sila ng respeto sa nasawing negosyante. Sa speech ni Charlie Sheen ng United Korean Community Association of the Philippines, sinabi niya na ginagawa nilang memorial service sa loob ng Camp Crame dahil inalok sila ng PNP. At para sa kanila, yun ay isang patunay na sincere ang mga ito na wala silang itinatago. Sinabi niya na hindi agad mababago ang nararamdaman ng mga Koreano sa nangyari kay Ji Ik-joo. Pero umaasa siya na pagdating ng panahon, ang buong Korean community ay magawang magtiwala pa rin sa PNP. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!